Manalangin po tayong lahat. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, kami ay lumayo sa iyo at lumakad sa kasalanan, subalit nahabag kayo sa amin. Ang Panginoong Jesus ay namatay sa krus bilang kapalit namin at nagdanak ng kanyang dugo upang hugasan ang aming mga kasalanan magpakailanman. Hindi na kami darating sa sumpa at kahatulan. Salamat po sa dakilang biyaya na sa amin ay nagligtas. Pinasasalamatan at niluluwalhati namin kayo sa lahat ng inyong biyaya na ginawa kaming mga anak ng Diyos at binigyan ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa langit. Sa oras na ito, kami na mga tinubos sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagtitipon sa inyong harapan upang purihin ang inyong dakilang biyaya at pag-ibig, mag-aral ng salita, at makisama sa banal na kapulungan ng Panginoon. Naniniwala kami na ang Panginoon ay kasama namin sa oras na ito. Tingnan po ninyo at hawakan ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng inyong mahabaging kamay. Sa mga kapatid na nasa kahirapan at nangihina sa pananampalataya, alalayan niyo po sila sa pamamagitan ng inyong salita at kapangyarihan. Hawakan niyo po sila ng mahigpit upang huwag mapalayo sa inyo. Sa lahat ng mga kapatid sa buong mundo na nagpapanatili ng pananampalataya at nangangaral ng ebanghelyo sa gitna ng mahihirap na sitwasyon, ingatan niyo po sila sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at kapangyarihan ng Espiritu Santo upang maisagawa nila ang gawain ng Diyos na magligtas ng mga ligaw na kaduluwa sa pamamagitan ng matapang na pagpapatotoo sa ebanghelyo. Ibalik niyo po ang kalusugan ng mga may sakit at bigyan sila ng pagkakataong sumunod pa at maglingkod sa Diyos sa natitira nilang buhay. Panginoon na nagbibigay sa amin ng salita na aming kailangan at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran, ituro po niyo sa amin ang inyong salita at ihayag ang dapat naming gawin. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Buksan po natin ang Biblia. Exodo chapter 4. Verse 22. Exodo chapter 4, verse 22 hanggang 24. Verse 22 hanggang 24. Verse 22, iyong sasabihin sa Faraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ang aking panganay na anak. At aking sinasabi sa iyo, pahintulutan mong umalis ang aking anak upang siya'y makasamba sa akin. Kung ayaw mo siyang paalisin, aking papatayin ang iyong anak na panganay. Ngayong araw, gaya ng dati, pinili ko ang paksang ang buhay at ang patay upang pag-aralan kung paano dapat mamuhay ang mga ligtas na Kristiyano. Sa Biblia, ang ligtas at hindi ligtas ay magkaiba. Ang taong ligtas ay buhay at ang taong hindi ligtas ay patay. Ang mga patay ay walang pag-asa. Ang buhay ay mayroong pag-asa. Ang buhay ay tumutukoy sa mga taong naligtas ang Espiritu. Mayroon silang buhay na walang hanggan. Sila ay mabubuhay magpakailanman. Samantalang ang patay o taong hindi ligtas ay may miserableng wakas. Buhay ang kanyang katawan, ngunit patay ang kanyang Espiritu. At hindi magtatagal, pagkamatay ng kanyang katawan, pupunta siya sa ikalawang kamatayan, sa walang hanggang impyerno. Subalit,
tayo ay buhay. Iniligtas tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, at ngayon ay buhay sa harap ng Diyos. Kaya ngayong araw, ibabahagi ko sa 14 na beses ang tungkol sa ang buhay at ang patay. Ang mga buhay, ang mga ligtas na Kristiyano, ay mga taong naglilingkod sa Diyos. Ito ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Sa binasa nating talata, isinugo ng Diyos si Moises bilang propeta upang iligtas ang mga Israelita na inaalipin sa Ehipto sa loob ng 400 taon. Kaya isinugo ng Diyos si Moises sa kanila bilang propeta upang iligtas sila. Sinabi ng Diyos kay Moises, "Iyong sasabihin sa Faraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ang aking panganay na anak." Tinawag ang mga Israelita na mga anak bilang anino ng mga taong maliligtas sa pamamagitan ni Jesus. Sinasabi ng Diyos na ang taong ligtas ay kanyang anak. Ang ibig sabihin ng panganay ay mayroon pang mga anak sa pamilya na iba. Ang panganay ay may ilang pribilehiyo. Una, siya ay tagapagmana. At mayroon din siyang responsibilidad. Responsibilidad ng panganay na igalang ang kanyang mga magulang. Igalang ang ama. Nang tawagin ng Diyos ang mga Israelita na panganay na anak, sinasabi niyang sila'y mga taong naglilingkod sa Diyos at kasabay nito'y tagapagmana ng Diyos. Ang Israel ay bayang pinagpala ng Diyos, isang bansang naglilingkod sa Diyos, isang bayang tumanggap ng mga pangako ng Diyos. Nangako ang Diyos kay Abraham na ibibigay sa mga Israelita ang lupain ng Kanaan. Ang lupain ng Kanaan ay isang mabuting lupain, matabang lupain. Ito ay larawan ng walang hanggang langit na ipinangako ng Diyos sa mga naligtas. Ang mga ligtas na Kristiyano ay naging mga anak ng Diyos. At sa Roma chapter 8 verse 17, kung mga anak ay mga tagapagmana din, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung ikaw ay naging anak ng Diyos, ikaw ay tagapagmana din, kasamang tagapagmana ni Kristo. Tagapagmana ng walang hanggang langit. Ang walang hanggang langit ay atin. At tayo ay luluwalhatiin kasama ni Kristo. Ipinangako sa atin ang kaharian ng langit at makikibahagi tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya tayo ay kasamang tagapagmana ni Kristo. Kasabay nito, may responsibilidad ang panganay na paglingkuran ang kanyang ama. Kaya sinabi ng Diyos kay Faraon, "Pahintulutan mong umalis ang aking anak upang siya'y makasamba o makapaglingkod sa akin. Kung ayaw mo siyang paalisin, aking papatayin ang iyong anak na panganay." Ito yung sinabi ng Diyos. Hindi pangkaraniwan ang sinabi niyang salita. "Pahintulutan mong umalis ang aking anak upang siya'y makapaglingkod sa akin. Kung hindi mo siya paalisin, aking papatayin ang iyong anak na panganay." Ang mga Israelita ay bayang pinili ng Diyos. Pinili sila upang pagpalain at paglingkuran ng Diyos. Nang bumaba ang mga Israelita sa Ehipto, sa halip na paglingkuran ng Diyos,
si Faraon ang kanilang pinaglingkuran sa loob ng 400 taon. Ang Ehipto ay larawan nitong makasalanang mundo. Si Faraon na hari ng Ehipto ay tumutukoy sa Diablo, na pinuno ng sanlibutan ito. Sa halip na maglingkod sa Diyos, ang pinaglingkuran nila ay Diablo. Nabuhay sila bilang mga alipin na gumagawa ng mga Diyos-Diyosan at nagtatayo ng mga piramid at mga kabangyaman. Nagdusa sila at nahirapan bilang mga alipin sa loob ng 400 taon. Ano ang ibig sabihin nito? Ang tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos upang ibigin ng Diyos at mabuhay kasama ng Diyos sa langit magpakailanman. Subalit, nang si Adan ay sumuway sa salita ng Diyos, naputol ang koneksyon, komunikasyon at pakikipag-ugnayan sa Diyos at pinalaya sila sa halamanan. At isinumpa ng Diyos ang lupa at hinayaan ang mga tao na magdusa at mamatay. Kaya ang tao na nilikha para sa banal na plano at layunin ng Diyos ay nahulog at naglingkod sa Diablo sa halip na maglingkod sa Diyos. At sa halip na tanggapin ang pagpapala ng Diyos, sila ay nagdurusa sa sanlibutan na walang kapahingahan o pag-asaman. Ang mga Israelita ay naglingkod sa mga Ehipsyo at nagdusa sa loob ng 400 taon. Hindi sila naglingkod sa Diyos, kundi kay Faraon bilang mga alipin. Si Faraon ang kanilang pinaglingkuran, hindi ang Diyos. Ganito rin nabubuhay ang mga tao na walang pag-asa. Ngunit hindi sila pinabayaan ng Diyos. Isinugo niya si Moises upang iligtas sila mula sa pang-aalipin ng hari ng Ehipto. Iniligtas sila at tumawid sa dagat na pula. At pagkatapos sanayin sa ilang sa loob ng 40 taon, sila ay pinatnubayan at ginabayan ng Diyos patungo sa lupain ng Kanaan na ipinangako ng Diyos. Ito ay anino na iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo at ginagabayan tayo patungo sa walang hanggang langit. Pagkatapos maligtas, sinasanay din niya tayo na gaya ng pamumuhay sa ilang. Ang dahilan kung bakit iniligtas ng Diyos ang mga Israelita ay upang maglingkod sila sa Diyos. Ang mga Israelita ay hindi makapaglilingkod sa Diyos sa Ehipto. Ang unang layunin ng kaligtasan ay upang maglingkod sa Diyos. Kaya inilibas ng Diyos ang mga Israelita mula sa Ehipto. Dumaan sila sa ilang sa loob ng 4 taon. At sa huli, pumasok sa lupain ng Kanaan na siyang pangako ng Diyos. Kaya ang unang layunin ng kaligtasan ay upang maglingkod sa Diyos. Tingnan natin sa Josue chapter 24, mula verse 14 hanggang 17. Josue chapter 24, verse 14 hanggang 17. Ngayon nga'y matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo siya sa katapatan at sa katotohanan. Alisin ninyo ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog at sa Ehipto, at inyong paglingkuran ang Panginoon. Ngayon, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran, kung ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog, o ang mga Diyos ng mga Amoreyo na ang lupain nila ay inyong tinitirhan. Ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon.
At ang taong bayan ay sumagot, "Malayo nawa sa amin na aming pabayaan ang Panginoon upang maglingkod sa ibang mga Diyos." Sapagkat ang Panginoon nating Diyos ang nagdala sa atin at sa ating mga ninuno mula sa lupain ng Ehipto, papalabas sa bahay ng pagkaalipin, at siyang gumawa ng mga dakilang tandang iyon sa ating paningin, at iningatan tayo sa lahat ng daan na ating pinuntahan, at sa gitna ng lahat ng mga bayan na ating dinaanan. Ginabayan ng Diyos ang mga Israelita patungo sa lupain ng Kanaan, at tinalo ni Josue ang 7 tribo ng Kanaan at sinakop ang lupain. At sinabi ni Josue, "Piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran." Mayroong napakaraming Diyos-Diyosan. Nakita nila ang mga ito at sinamba. Habang si Moises ay nasa bundok ng Sinai upang humarap sa Diyos, sinabi nila, "Tumindig ka at igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin, sapagkat ang Moises na ito na naglabas sa amin mula sa lupain ng Ehipto ay hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa kanya." Hindi nila isinaalang-alang ang Diyos. Si Moises lang ang iniisip nila. Kaya gumawa sila ng gintong guya tulad sa paraan ng mga Ehipsyo. At kanilang sinabi, "Ang mga ito ang iyong mga Diyos o Israel na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. Ang taong bayan ay naupo, kumain at nagiluman sa harapan ng mga Diyos-Diyosan. Sila'y nagkatuwaan." Kaya't tumayo si Moises sa pintuan ng kampo at nagsabi, "Sino ang nasa panig ng Panginoon? Lumapit kayo sa akin." At lahat ng mga anak ni Levi ay nagtipon sa kanya. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ilagay ng bawat lalaki ang kanyang tabak sa kanyang tagiliran. Humayo kayong paro't parito sa mga pintuan sa buong kampo, at patayin ng bawat lalaki ang kanyang kasama." At pumatay ang mga Levita ng 3,000 mga Israelita. Nasaksiyan nila sa Ehipto ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa Ehipto, marahil ay naglilingkod sila sa mga Diyos-Diyosan. Doon, hindi sila naglilingkod sa Diyos. Mahusay silang gumawa ng mga Diyos-Diyosan. Sisiw lang sa kanila ang paggawa ng gintong guya. Sa halip na Diyos, mga Diyos-Diyosan ang kanilang pinaglilingkuran. Nagreklamo kaagad sila sa Diyos dahil sa mga kahirapan sa ilang. Si Moises ay nagkaroon ng maraming kahirapan. Natanaw niya ang lupain ng Kanaan mula sa kabila ng ilog Jordan, at siya ay namatay sa bundok ng Nebo. At pagkatapos, pinangunahan ni Josue ang mga Israelita, sinakop ang 7 tribo ng Kanaan, at kinuha ang lupain. Ito ay nangyari ayon sa pangako ng Diyos. Ang bigkas sa pangalang Josue ay kapareho ng Jesus. Siya ay larawan ni Jesus. Iniligtas tayo ni Jesus at ibinigay sa atin ang kaharian ng Diyos ayon sa pangako. At sinasabi ng Diyos, "Ano ang dapat mong gawin ngayon? Ano ang dapat mong gawin ngayon?" Ang dahilan kung bakit iniligtas ng Diyos ang mga Israelita ay upang paglingkuran nila ang Diyos. Hindi nila pinaglingkuran ang Diyos sa Ehipto, maging sa ilang. Kaya pagdating sa lupain ng Kanaan, piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog, o ang mga Diyos ng mga Amoreyo na ang lupain nila ay inyong tinitirhan. Setera, na ama ni Abraham, ay isang taong naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Alisin ninyo ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno. Kaya sabi rito, pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog at sa Ehipto, at paglingkuran ninyo ang Panginoon. Ang kabilang bahagi ng ilog ay ang lugar ng Tore ng Babel at lugar ng mga Kaldeyo na pinanggalingan ni Abraham, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan.
Piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog o ang mga Diyos ng mga Amoreyo na ang lupain nila ay inyong tinitirhan. Ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Ang mga salitang ito ay nagsasabi ng napaka-importanteng mensahe. Bakit ba tayo iniligtas ng Diyos? Pinaglingkuran natin ang Diablo, ang mga pagnanasa ng laman, at ang mga walang kabuluhang bagay ng mundo sa isinumpang lupain na ito. Ang mga taong malayo sa Diyos ay hindi kailanman makakatakas mula sa mga pagdurusa, sumpa, at kamatayan. Subalit mula roon ay iniligtas tayo. Pinasan ni Jesus ang lahat ng ating mga kasalanan, nagdanak ng dugo sa krus, tinubos niya ang lahat ng ating mga kasalanan magpakailanman. Tayo ay naging mga anak ng Diyos at mayroon tayong walang hanggang pag-asa na makapasok sa langit. At sa pamamagitan ng kanyang salita ay ginagabayan niya tayo at tinuturuan. Mahalagang isipin natin ito. Piliin ninyo kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ba na inyong pinaglingkuran bago kayo naligtas? Kahit na hindi tayo sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, maaaring naglilingkod tayo ayon sa tukso ng Diablo at mga pagnanasa ng ating laman. Sa Efeso 2, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito. Sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at pag-iisip, at tayo nooy mga katutubong anak ng kapuutan gaya naman ng iba. Tinutukso tayo ng Diablo upang hindi tayo makapaglingkod sa Diyos ng tama. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at pag-iisip, at tayo nooy mga katutubong anak ng kapuotan. Iniligtas tayo mula sa mga ito. Sinasabi ng Diyos, ngayong ligtas na tayo, sino ang dapat nating paglingkuran? Kailangan nating paglingkuran ang Diyos na nagligtas sa atin. Piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang paglilingkod sa Diyos ay kusang loob, hindi sa pilitan. Sa halamanan ng Eden, sinabi ng Diyos kay Adan, mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na kumain ka niyon, tiyak na mamamatay ka. Binigyan ng Diyos ng perpektong kalayaan si Adan na pumili. Sinabi ng Diyos, sa araw na kumain ka niyon, tiyak na mamamatay ka. Subalit sinabi ng Diablo, kumain ka, tiyak na hindi kayo mamamatay. Anong ibig sabihin ito? Pwede siyang pumili kung makikinig sa Diablo o susunod sa Diyos. Ayon sa pipiliin niya, mapapasa kanya ang resulta. Ngunit si Eva ay nahulog sa tukso ng Diablo. At sa pamamagitan ni Eva, nahulog din si Adan. Natukso sila ng Diablo. Dahil dito, ang kanilang spirito ay namatay at pinalaya sila sa halamanan. Hanggang ngayon, ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Kahit na hindi nila nalalaman, nasa ilalim sila ng kapangyarihan ni Satanas. Subalit mula roon ay iniligtas tayo. Sa mga ligtas, kung sila ba ay maglilingkod sa Diyos o sa mga Diyos na pinaglilingkuran nila bago sila naligtas, sila na nabubuhay lamang ayon sa laman, sariling pagnanasa at mga walang kabuluhang bagay ng mundo ay tinatangay-tangay ng Diablo, ayon sa lakad ng sanlibutang ito. Ang ayon sa lakad ng sanlibutang ito ay mula sa salitang hangin. Sila ay tinatangay-tangay ng hangin ng kasalanan. Kung tinatangay-tangay lamang ng hangin, ito'y ipa. Susunugin, mapupunta sa impyerno. Susunugin niyang ipa sa apoy na hindi mapapatay. Ngayon, kahit naligtas na tayo, maaaring naglilingkod tayo sa Diyos o hindi, habang nabubuhay pa sa mundong ito. Dahil sa mayroon pa rin lumang pagkatao,
na nananatili at hindi nababago. Maaari na ang pinaglilingkuran mo ay ibang bagay. Kaya nga, kailangan mong pumili. Pagkatapos maligtas, dapat nating gamitin ang kalayaan nating pumili. Kung susuklian ba natin ang biyaya ng Diyos at susunod ng may masayang puso, o patuloy na magpapakaabala sa mga walang kabuluhang bagay ng mundo at mamumuhay ayon sa laman. Kung ang isang taong ligtas ay hindi susunod sa salita ng Diyos, isipin na lang ninyo kung paano pinarusahan ng Diyos ang mga Israelita nang maghimagsik sila sa ilang pagkatapos iligtas sa Ehipto. Sa kasaysayan ng Israel, kapag sila'y sumusunod, pinagpapala sila ng Diyos. Ngunit kapag sila'y sumusuway, mabigat silang pinarurusahan. Dinala silang bihag sa Babylonia at namuhay ng miserable sa loob ng 70 taon doon. At dahil sa kasalanan ng pagtanggi kay Kristo, ikinalat sila sa buong mundo, nagdusa at pinagpapatay sa loob ng 2,000 taon. Ganyan ang nangyayari kung ikaw ay susuway. Kahit na ang isang ligtas na tao ay hindi napupunta sa impyerno, kung susuway siya sa salita ng Diyos, mayroong parusa mula sa Diyos. Kaya kung susunod ka na may masayang puso, tatanggap ka ng mas malaking pagpapala mula sa Diyos. Kaya sinasabi niya sa mga ligtas na Kristiyano, panganay na anak, anak na minamahal ng Diyos. Ang salitang panganay ay nangangahulugang tagapagmana. Isang taong naglilingkod sa Diyos. Kaya mayroon tayong responsibilidad na paglingkuran ng Diyos. Ang mga ligtas, dapat pumili kung sino ang paglilingkuran. Sa Exodo, chapter 12, sinabing pinatay ng Diyos ang lahat ng panganay na anak sa Ehipto. Oo, pinatay ng Diyos ang panganay na anak sa bawat pamilya. Kung iisipin nating mabuti, ang mga panganay lang ang namatay. Sino mang hindi panganay ay hindi namatay sa sakunang yon. Kung ganon, kasalanan bang maging panganay? Mayroon ditong problema. Panganay, ibig sabihin ay tagapagmana. Ang maging panganay ng Ehipto, ibig sabihin tagapagmana nitong makasalanang mundo. Ito ang mga tao na nag-iisip na manahin itong makasalanang mundo. Tayo ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Tumanggap tayo ng buhay at naging mga anak ng Diyos. Tayo ay mga tao na kailangang pumunta sa langit at luwalhatiin ng Diyos. Bago tayo pumasok sa langit, kailangan nating sumunod sa salita ng Diyos, maglingkod sa Diyos, at luwalhatiin ang Diyos dito sa lupa. Ang panganay ng Ehipto ay mga taong abala sa mga walang kabuluhang bagay ng mundo. Ang kanilang mga puso ay malayo sa Diyos at nasisiyahan sa mga bagay ng mundo. Nabubuhay lamang sila para sa mga walang kabuluhang bagay ng sanlibutan. Ito ang panganay ng Ehipto. Sa Isaiah chapter 5 verse 8, kahabag-habag sila na nagdudugtong ng bahay sa bahay, na nagdaragdag ng bukid sa bukid, hanggang sa mawala ng pagitan, at kayo patirahing nag-iisa sa gitna ng lupain. Ibig sabihin, hindi nilikha ng Diyos ang tao upang mabuhay sa mundo ng mahabang panahon. Ang maikling buhay sa mundo ay isa lamang paghahanda para sa walang hanggang langit. Sa Awit 90:10, ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Gaano man kahaba ang buhay ng tao, ang lahat ng ito ay hirap at kaguluhan lamang. Walang tunay na kasiyahan sa mundo. Bakit hinahayaan ng Diyos na makaranas ng pagdurusa ang mga tao? Sa Panaghoy 3:33, hindi niya kusang pinahihirapan o ang mga anak ng tao ay sinasaktan man. Hindi dahil sa napupuot ang Diyos sa tao, kaya binibigyan sila ng sakit at pagdurusa. Kundi gusto ng Diyos na maunawaan ang mga tao na ang mundong ito ay isinumpa upang huwag nilang ilagak ang kanilang puso sa mundong ito.
upang ituro sa kanila na walang tunay na kasiyahan dito. Dahil kung sila'y masaya sa mundong ito, hindi sila babalik sa Diyos. Ang alibughang anak ay hindi babalik sa kanyang ama kung maayos ang lahat sa buhay niya. Nang namamatay niya sa sagutom, bumalik siya na nagsasabing, "Babalik ako sa aking ama." Ang mga tao nga masagana ang buhay sa mundong ito ay nahihirapang makabalik sa Diyos. Kaya nga, mas madali pa para sa isang kamelyo na dumaan sa butas ng karayom kaysa isang taong mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Siyempre, kahit na mayaman ay pwedeng makarating sa pagsisisi. Kahit na mayaman, pwedeng maligtas kung malalaman niyang walang tunay na kasiyahan sa mundo at mananabik siya sa biyaya ng Diyos. Ngunit napakahirap nito para sa mayayaman. Dahil nasisiyahan na sila sa mga bagay ng mundong ito. Nasisiyahan sila sa kanilang buhay. Kontento na sila sa mundo. Wala silang panahon na manabik sa langit. Kaya nga, hindi mabuti sa tao kapag maginhawa ang buhay niya sa mundo. Tinatawag ng Diyos ang mga dukha, pinapayaman sila sa pananampalataya at ginagawang tagapagmana ng langit. Kaya nga, upang huwag ilagak ng mga tao ang kanilang pag-asa sa mundong ito, isinumpa ng Diyos ang lupa at hinayaan ang mga tao na makaranas ng hirap, sakit, maging kamatayan upang ituro na walang tunay na kasiyahan at pag-asa sa mundong ito. Ngunit ang mga tao ay hindi bumabalik sa Diyos hanggang sa sila ay mamatay. Kahit na ibinigay na ng Diyos ang kanyang biyaya upang sila ay maligtas, tinatanggihan nila ito. Sinasabi nila, "Nasaan ang langit? Kung gaganda ang buhay mo sa mundo, sasaya ka," sabi nila. Ang mayayaman ay nasisiyahan sa pagiging mayaman. At ang mahihirap ay tumitingin sa mga mayayaman at nagsasabi, "Sana ganyan din ako." Ang mga taong ito ay panganay ng sanlibutan. Silang lahat ay papatayin ng Diyos. Sa Isaiah 5:8, kahabag-habag sila na nagdudugtong ng bahay sa bahay na nagdaragdag ng bukid sa bukid. Tiyak na maraming bahay ang magigiba, malalaki at magagandang bahay na walang maninirahan. Ang lahat ay wawasakin ng Diyos. Sa mga araw na ito, maunlad ang hagham, sining, sibilisasyon at kaalaman. Maunlad na ang lahat. Ang panahon ng AI ay dumating na. Parating ang isang masayang mundo, sabi nila. Kaya nagmamadali silang magtayo ng mga skyscrapers, mga matataas na gusali na abot langit. Mula sa pananaw natin, ito ay parang pagtatayo ng tore ng Babel. Malalaki at magagandang bahay. Sa unang Tesalonica 5:3, kapag sinasabi nila kapayapaan at katiwasayan, komportable at masaya, ligtas at magandang tirhan, kaagad darating sa kanila ang biglang pagkawasak at walang makakatakas. Kung paanong umulan ng apoy at asupre sa Sodoma at Gomora, uulan ng apoy mula sa langit. At kahit na hindi umulan ng asupre, ang mga bombang gawa ng tao ay sapat na upang sunugin ang mundong ito ng mahigit 100 ulit pa. Kaya sa Isaiah 50, lumakad kayo sa liyab ng inyong apoy, sa gitna ng mga sulo na inyong sinandihan. Pumasok sila sa apoy na sila mismo ang sumindi. Ito'y labis na kahangalan. Kaya hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Nakita ng Diyos ang isang taong nasisiyahan sa kanyang sarili at tinawag siyang hangal. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Mabubuhay ka ba ng matagal sa mundo? Ngayong ligtas na tayo, hindi na tayo dapat bumalik sa pagiging hangal. Ang layunin ng pagliligtas sa atin ay hindi para bigyan tayo ng mga bagay sa lupa sa sanlibutan. Sa unang Juan 2:15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang lahat ng nasa sanlibutan, masamang pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata at pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Alam nyo ba na ang magaganda, mararangya at makikinang ng mga bagay sa mundong ito ay pain lamang ng Diablo? Pain? Ang ilan sa mga ligtas na Kristiyano ay maaaring magsabi, "Hindi ba't maganda kung ligtas ka na nga?
Tapos, marangya pa ang buhay mo sa mundo? Ano daw? Anong pinagsasasabi mo? May isang kakatuwang kwento, may isang babaeng magpapakasal. Ngunit mayroon siyang dalawang nobyo. Ang isa ay napakayaman, pero pangit. Ang isa naman ay gwapo, pero mahirap. Kaya ngayon, namang problema siya. Nako, kung pipiliin niya yung mayaman, mabubuhay siya ng maayos, ngunit hindi niya tipo ang lalaking iyon. At kung pipiliin niya ang gwapo, magugutom siya. Kaya problemado siya. Pagkatapos, may nagtanong sa kanya, nakapag-desisyon ka na ba? Sabi niya, oo, nakapagpasya na ako. Doon ako sa bahay ng mayaman kakain at sa bahay ng gwapo matutulog. Pwede ba yun? Hindi pwedeng dalawa. Sa Mateo chapter 6, 24, wala makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at kayamanan. Ang ilan ay naglilingkod sa Diyos at naglilingkod din sa kayamanan ng magkasabay. Dahil iniisip nila na ang kayamanan ay makapagbibigay sa kanila ng kasiyahan. Kaya pareho nilang pinaglilingkuran. Hindi ka makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Bakit? Dahil pahalagahan mo ang isa at hahamakin ang ikalawa. Pwede ba na pahalagahan lang natin ng kaunti ang Diyos? Bilang isang taong ligtas, gaano mo ba pinapahalagahan ng Diyos? Ito ay seryosong problema. At nang pinatay ng Diyos ang mga panganay sa Ehipto, pinatay ang lahat ng panganay, ngunit ang mga Israelita ay naglagay ng dugo ng kordero sa kanilang mga pintuan. At ayon sa Exodo, ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo at walang salot na papatay sa inyo kapag pinuksa ko ang lupain ng Ehipto. Ang mga Israelita ay nagpahid ng dugo ng kordero sa dalawang haligi ng pinto at sa itaas ng pintuan. Ngayon, ang dugo ay hindi nakikita ng mga tao sa loob ng bahay dahil ito ay nasa labas ng pintuan. Ngunit ang dugo ay nakikita ng Diyos. Kapag aking nakita ang dugo, ang lahat ng panganay ng Ehipto ay namatay ng gabing iyon. Walang panganay na anak sa Israel ang namatay. Gaya ng sinabi, lumampas ang salot sa mga bahay na may dugo. Lumampas, ito ang Paskwa. Dapat nating isaalang-alang na nang gabing mamatay ang mga panganay ng Ehipto, ang mga panganay ng Israel ay tumanggap ng proteksyon mula sa kamatayan. Nang pag-isipan ko ito, nang maligtas ako, ang ako na panganay ng Ehipto ay namatay. Bago tayo naligtas, tayo ay panganay ng Ehipto. Ang ako na nakabilang sa mundo ay namatay. At ang ako na kabilang sa Diyos ay nabuhay. Ang isa ay dapat mamatay, di ba? Ang panganay ng Ehipto ay kailangang mamatay. Sa Mateo 24, sapagkat kung paano sa mga araw na iyon, bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom at nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Bakit ganito ang nakasulat sa Biblia? Mas madali sigurong maintindihan kung sinabing ang mga tao ay nandaraya, nagnanakaw, nakikipag-away, nangangalunya, pumapatay at gumagawa ng lahat ng uri ng kasamaan at dumating ang baha at tinangay silang lahat. Ngunit hindi ganito ang binanggit sa Biblia, kundi sila'y kumakain, umiinom, nagtitinda, nagtatanim, nagtatayo ng mga bahay. Hindi ba't ginagawa naman ng lahat ng tao ang mga bagay na ito? Kaya bakit ganoon ang pagkakasabi? At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Maging ang mga hayop ay gumagawa ng parehong mga bagay.
Ang mga hayop ay kumakain, umiinom, nag-aasawa, nagtatayo ng bahay, lahat, di ba? Kahit na ang mga hayop ay nagsasaka. Alam nyo ba na nagsasaka ang mga langgam? Pumuputol sila ng mga dahon na mas malalaki sa kanila at dinadala ito pabalik sa kanilang pugad. Hindi para kainin ang dahon, ginagamit nila ito para sa pagsasaka. Nagtatanim sila ng kabuti, nakakagulat. Gaano sila katalino at kasipag? Ang mga tao din ay kumakain, umiinom, bumibili, nagtatayo ng bahay at iba pa. Sa Afrika, makakakita ka ng mga bahay langgam na umaabot sa 3 metro. Mga puting langgam. Ang mga maliliit na nilalang na ito ay kahanga-hanga. Kumukuha sila ng lupa at gumagamit sila ng laway upang pagpatong-patungin ito. Kung sila'y kasing laki ng tao, makakapagtayo sila ng mas mataas na istruktura kaysa Empire State Building. Hindi ba't nakakamangha? Ginagawa ng mga hayop ang ginagawa ng tao. Kumakain, umiinom, nagtatayo ng bahay at iba pa. Ang kasalanan ay kawalan ng interes sa Diyos. Hindi ginagawa ang gawain ng Diyos. Ganito ang panganay ng Ehipto. Bago tayo naligtas, tayo'y panganay ng Ehipto. Ngunit nang maligtas tayo, ang panganay ng Ehipto ay namatay. Kaya dapat nating kilalanin ang ating sarili bilang patay sa mundo. Kaya sa Roma 6:11, ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay sa kasalanan. Namatay na ako sa sandibutan. Ngayon, kahit na tinatawag ako ng mundo, patay na ako. Patay na ako sa mundo. Nabubuhay na ako para sa Diyos. Ang isang panig ay dapat mamatay. Habang ang panganay ng Israel ay nabubuhay, ang panganay ng Ehipto ay hindi dapat lumabas kasama nito. Kaya iniligtas tayo ng Diyos para maglingkod sa Diyos. Anak ko, panganay ko, ibig sabihin ay tagapagmana. Ang panganay ay siyang naglilingkod sa Diyos. Kahit ang bunso ay pumunta sa malayo at tumira doon, ang panganay ay dapat palaging malapit sa magulang at naglilingkod sa kanila. Kahit na lumayo yung mga bunso, yung panganay ay dapat naroon. Palagi naglilingkod sa magulang. May responsibilidad na pagsilbihan ang mga magulang bilang tagapagmana. Sa Mateo 4:10, bago sinimulan ni Jesus ang kanyang ministeryo, dinala siya ng spirito sa ilang upang tuksohin ang diablo. Humarap siya sa 3 malalaking tukso. Sa huli, ipinakita ng Diablo sa kanya ang buong mundo. Sinabi sa kanya ng Diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihang ito at ang kaluwalhatian nila sapagkat ito'y naibigay na sa akin. Sino ang nagbigay nito sa Diablo? Ibinigay ito ni Adan. Ipinagkatiwala ng Diyos kay Adan ang autoridad na pamahalaan ng halamanan ng Eden. Gayunpaman, ibinigay ni Adan ang autoridad na iyon sa Diablo sa pamamagitan ng kanyang pagkakasala. Kaya sinabi ng Diablo, ang kaluwalhatian nila, sapagkat ito'y naibigay na sa akin, at ibibigay ko kung kanino ko ibig. Kung sasamba ka sa akin, ang lahat ng ito'y magiging iyo. Kailangan mo ba talagang mamatay sa krus? Yumuko ka na lang sa akin, at sa iyo na ito. Ibibigay ko lahat sa iyo. Yun ang huling tukso. Kung iisipin natin, may madaling paraan kung ikukompromiso lang natin ang ating konsensya. Kung ipipikit lang natin ang ating mga mata sa Diyos at gagawin ito, may paraan para yumaman ng mabilis. Kaya sinabi ni Jesus sa Matthew 4:10, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasa sulat. Sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Nagapi niya ang Diablo. Lumayo ka, Satanas. Ang huling tukso ay tinalo sa pamamagitan ng sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran.
Tinutokso ng Diablo ang mga ligtas na maglingkod sa ibang mga bagay. Maging si Jesus ay tinukso ng Diablo. Hindi na ba siya binalikan ng Diablo pagkatapos noon? Hindi. Hindi siya tinantanan ng Diablo sa buong buhay niya. Minsan, ginamit pa nga ng Diablo si Pedro. Nang banggitin ni Jesus na ipapako siya sa krus at muling mabubuhay pagkaraan ng 3 araw, sabi ni Pedro, huwag namang itulot ng Diyos Panginoon, hindi kailanman mangyayari ito. Ngunit lumingon siya at sinabi kay Pedro, layuan mo ako, Satanas. Kaya kung may pagkakataon, tutuksohin ka rin ng Diablo. Si Judas ay natukso ng Diablo. Gusto niyang maupo sa mataas na posisyon kapag si Jesus ay naging hari. Ngunit hindi yun nangyari, kaya ay pinagkanulo niya si Jesus. Nang oras ng hapunan, inilagay ng Diablo sa puso ni Judas na anak ni Simon na ipagkanulo siya. Pagkatapos matanggap ang kapirasong tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. At nang magawa na niya ang lahat, bumalik siya sa kanyang katinuan at sinabi, anong nagawa ko? Ako'y baliw. Bakit ko ipinagkanulo si Jesus na nagmamahal sa akin? Bakit ko siya ipinagkanulo para mamatay? Ang masamang tulad ko ay dapat mamatay. Kaya siya'y nagbigiti at nagpakamatay. Si Jesus ay patuloy na tinukso ng Diablo. Nung siya'y nakabitin sa krus, lumapit siya sa paanan ng krus na nagsasabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, patunayan mo, bumaba ka riyan sa krus. Nung una, sabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Kaya mong bumaba sa krus, di ba? Bakit mamamatay ka diyan na parang hangal? Bumaba ka riyan at maniniwala ako sa iyo. Kung si Jesus ay may maiksing pasensya gaya natin, tumalon siya na siya sa krus at namatay ang lahat. Ngunit sinong mamamatay para sa atin? Paano tayo maliligtas? Tingnan natin sa 1 Samuel chapter 12 verse 24. Chapter 12 verse 24. Unang Samuel chapter 12 verse 24. Babasahin ko po. Matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo ng tapat sa Kanya ng inyong buong puso. Alalahanin ninyo ang mga dakilang bagay na Kanyang ginawa sa inyo. Nagsalita si Samuel sa mga Israelita. Alalahanin ninyo ang mga dakilang bagay na Kanyang ginawa sa inyo. Inilabas niya ang mga Israelita mula sa Ehipto at dinala sila sa lupain ng Kanaan. Bago yon, pinagpala ng Diyos ang mga Israelita na Kanyang pinili sila mula sa lahat ng mga bansa sa lupa. Kaya, matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo ng tapat sa Kanya ng inyong buong puso. Alalahanin ninyo ang mga dakilang bagay na Kanyang ginawa sa inyo. Ano ang mga dakilang bagay na Kanyang ginawa sa inyo? Dakilang bagay na Kanyang ginawa nang ibinigay niya ang Kanyang tanging anak upang mamatay sa krus bilang kapalit natin. Nagdahanak ng mahalagang dugo upang patawarin ang ating mga kasalanan magpakailanman. Iniligtas niya tayo ng walang kondisyon mula sa kapangyarihan ng kasalanan, mula sa kapangyarihan ng Diablo at walang hanggang pagkawasak. Isinasaalang-alang ang mga dakilang bagay na Kanyang ginawa at matakot lamang sa Panginoon. Paglingkuran siya sa katotohanan ng buong puso. Sa Awit 66:16, at ipahayag ko kung ano ang Kanyang ginawa para sa aking kaluluwa. Dapat nating ipahayag kung ano ang ginawa ng Diyos para sa ating kaluluwa. At dapat tayong magpasalamat at magalak dahil sa mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos para sa atin. At dapat tayong tunay na maglingkod sa Diyos na nagligtas sa atin.
Natural lang ito. Maraming hirap ang pinagdaanan ng mga magulang sa pagsilang, pagpapalaki at pagtuturo sa kanilang mga anak. Kahit na ang mga magulang ay nagsusumikap na palakihin sila, ang ilang mga bata nagsasabi, "Ano bang ginawa mo para sa akin? Bakit mo pa ako ipinanganak?" Kung isasalang-alang ang biyaya ng ating mga magulang, natural lang na igalang at pagsilbihan sila, di ba? Kahit na gaano pa natin subukang maging mabuti sa ating mga magulang, hindi natin masusuklian kahit 1/10 ng kanilang kabutihan. Malalaman lang natin kung gaano sila naghirap kapag tayo mismo ay nagkaroon na ng mga anak at nagpapalaki na ng sariling anak. Ang mga magulang ay nagmamahal sa kanilang mga anak. Handa silang gawin ang lahat para sa kanilang mga anak. Kahit na labis pa silang magsakripisyo. Ang biyaya ng Diyos ay hindi mailalarawan, dakila at kamangha-mangha. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Ngayon, pagkatapos maligtas, ang buhay natin ay hindi na para sa ating pansariling kasiyahan at kapakanan, kundi para suklian ang biyaya ng Diyos na siyang nagligtas sa atin. Natural lang ito, di ba? Ano ang sinabi ni Jesus? Sa Mateo 20:28, kung paanong ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Sinabi niya, hindi ako pumarito sa mundo upang paglingkuran. Siya ang tagapaglikha. Siya ang namamahala sa daigdig, ang hari ng mga hari. Siya ay kapantay ng Diyos. Sinabi niya na siya'y pumarito sa anyo ng tao hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Naglingkod siya hanggang sa kamatayan. Walang paglilingkod na hihigit kaysa rito. Ang Panginoon ay nakaupo at kumakain, at ang alipin ay nakatayo at naglilingkod hanggang sa ang Panginoon ay matapos kumain, di ba? Ngunit sinabi ni Jesus, subalit ako'y kasama ninyo na gaya ng isang naglilingkod. Kaya yung Panginoon nakaupo lang at yung mga alipin ay nakatayong naglilingkod. Sinabi ni Jesus, siya'y gaya ng isang naglilingkod. Ang mga alagad ay nakaupo, ngunit si Jesus ay naglilingkod. Sa Juan 13, hinugasan ni Jesus ang mga paa ng mga alagad. Nakita niyo na ba yung larawang yun? Nagustuhan ko rin ang larawang yun. Kaya nga, isinabit ko. Lumuhod si Jesus, nagpigkis ng tuwalya sa kanyang baywang, at hinugasan ang mga paa ng mga alagad. Yan ay gawain ng alipin. Napakaraming alikabok sa Palestine nung panahon na yon. Wala pang sapatos na gaya ngayon. Sandalyas lang ang suot-suot nila sa kanilang mga paa. Kaya kapag naglalakad sila sa buong araw, nababalutan ito ng alikabok at pawis. Kaya pag-uwi nila sa bahay, madumi na at mabaho ang kanilang mga paa. Kung gayon, sino maghuhugas nito? Ang mga alipin. May mga alipin ng mayayaman. Ang mga alipin ay lumuluhod sa harapan ng pintuan at hinuhugasan muna ang mga paa ng kanilang Panginoon at pinatutuyo ito gamit ang tuwalya. Ganito ang ginawa ni Jesus. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo sapagkat ako nga. Kung ako nga na Panginoon at guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin ninyo ang ayon sa ginawa ko sa inyo. Ano ang halimbawa na kanyang ipinakita? Siya mismo ay naging lingkod. Ganito ang ginawa ni Jesus. Namuhay siya na gaya ng isang alipin. Sa Filipos 2:5, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip din naman, na nakay Kristo Jesus din naman. Sabi, magkaroon ng puso ni Jesus.
Hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinabara ng kanyang sarili. Iniwan ang lugar ng Diyos, kinuha ang anyo ng alipin. Siya'y naging alipin. Naging katulad ng tao, at palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Ang alipin ay walang sariling kalooban, walang sariling paninindigan. Hindi niya pwedeng gawin kung ano ang gusto niya. Naglilingkod lang siya at namamatay para sa kanyang Panginoon. Si Jesus ay naging masunurin hanggang sa kamatayan. Una, sumunod siya sa kalooban ng Diyos hanggang sa kamatayan. Pangalawa, iniligtas niya tayo. Ang kalooban ng Diyos ay iligtas ang mga makasalanan. At namatay siya upang tuparin ang kalooban ng Diyos. So Mateo 26, ang huling panalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani, Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. May kopa ng sumpa para sa mga kasalanan na nagawa sa buong mundo. Ang krus ang pinakamalaking kahihiyan at sakit na pwedeng maranasan ng tao. Si Jesus ay mayroong katawan na gaya ng sa atin. Dahil sa sobrang pagod, siya'y nakatulog sa bangka. Siya'y nagutom, nasaktan at binugbog, lumuha sa kalungkutan. Mayroon siyang mahinang katawan na gaya natin. Gayunpaman, ang pinakamatinding pasakit na maaaring maranasan ng tao ay ang krus. Ito ay kaniyang naranasan. Sa panahon ngayon, kapag ang isang death row inmate ay binibitay, ito'y ginagawa sa paraang madalian. Ngunit, krus ang ginagamit noon upang patayin ang pinakamasahol na tao ng panahong yon. Ang taong ipapako sa krus ay hinahagupit muna ng latigo na may matatalim na bakal sa dulo. Sila'y nilalatigo. At pagkatapos, ipapasan sa kanila ang krus. At habang hinahagupit, ay dadalhin sa Golgota. Ipapako sa krus at iiwan doon hanggang sa maubos ang lahat ng likido sa kanyang katawan hanggang sa siya'y mamatay. Ito ang pinakanakakahiya at pinakamasakit na pwedeng maranasan ng tao. Siyang kapantay ng Diyos ay nagsabi, Lumampas sana sa akin ang kopang ito, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Sa kanyang matinding paghihirap ay nanalangin siya ng higit na taimtim. At ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na tumutulo sa lupa. Sa kanyang matinding paghihirap, lumabas ang dugo sa kanyang pawis. Naghalo ang dugo at pawis. Pagkatapos, nagpakita sa kanyang isang anghel na mula sa langit na nagpalakas sa kanya. Napakahirap para kay Jesus na talikuran ang sariling kalooban. Nanalangin siya, kaya't nagawa niyang maipako doon sa krus. Hindi pwedeng gawin ng alipin ang gusto niya. Mabuhay man siya o mamatay, nabubuhay siya upang sundin ang kalooban ng kanyang Panginoon. Ganito ang ginawa ni Jesus. Ibinigay niya ang kanyang buhay hanggang sa kamatayan upang matupad ang gawain ng pagdiligtas sa atin. Kaya sa Isaiah 42:1, tinawag ng Diyos si Jesus ang aking lingkod na aking inaalalayan. Sa Isaiah 53:11, tinawag ng Diyos si Jesus na matuwid kong lingkod. Si Jesus ay naging lingkod. Lingkod na aking inaalalayan. Matuwid kong lingkod. Siya'y lubos na sumunod sa Diyos. Kaya sa Juan 6:38, ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na ang lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang sinuman, kundi muling bubuhayin sa huling araw. Kalooban ng Ama na si Jesus na walang kasalanan ay mamatay sa krus. Upang matupad ang kalooban ng Diyos, sinabi ni Jesus, ayon sa ibig mo, paglingkuran ng Panginoon. Ibig sabihin, sumunod sa kanyang kalooban.
Ano man ang mangyari, mabuhay man o mamatay, ang alipin ay dapat na maglingkod sa Panginoon. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na na kay Kristo Jesus. Anong pag-iisip? Ang pag-iisip na sumunod hanggang sa kamatayan, gaya ni Jesus. Iniligtas tayo ni Jesus. Kasabay nito, ang lahat ng kanyang ginawa ay upang bigyan tayo ng halimbawa. Sa Galacia 4:19, na para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Kahit na ang mga banal sa Galacia ay ligtas na, si Kristo hindi pa rin nabubuo sa kanila. Ang ina ay naghihirap sa panganganak at pagkatapos ay labis siyang nagsusumikap upang palakihin ang mga anak. Ang mga banal sa Galacia at Colossas pareho din. Immature pa sila kahit naligtas na. Kaya para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Si Kristo ay mabuo. Hanggang sa mabuo ang katangian at pag-iisip ni Kristo. Sa oras na mabuo ang katangian at pag-iisip ni Kristo, unti-unting nabubuhay at kumikilos na gaya ni Jesus. Kaya sa unang Juan 2:6, ang nagsasabing siya'y nananatili sa kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. Tinanggap natin ang buhay ng Panginoon, ang pag-ibig ng Panginoon at Espiritu Santo. Kung gayon, dapat tularan natin ang Panginoon. Ano ba ang ginawa niya? Siya ay naglingkod sa Diyos. Hindi ba natin ito dapat gawin? Sa 2 Korinto 5:15, siya ay namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili. Nabubuhay tayo dahil ang Panginoon ay namatay. Ang dahilan kung bakit tayo iniligtas ng Panginoon ay upang huwag nang mabuhay pa para sa ating sarili, kundi para na sa Kanya na alang-alang sa atin ay namatay at muling nabuhay. Bakit ba siya namatay para sa atin? Upang ang mga naligtas ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya. Ang mabuhay para sa Panginoon ay paglilingkod sa Kanya. Kaya sa Roma 14, walang sino man sa atin ang nabubuhay sa ating sarili. Sino ang tinutukoy ng atin? Tayo na mga naligtas. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili. Walang sino man namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo sa Panginoon, tayo nabubuhay. Kung namamatay tayo sa Panginoon, tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sa 1 Korinto 6:19, at kayo ay hindi sa inyong sarili. Kayo'y binili na sa isang halaga. Luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Dahil ang aking espiritu at ang aking katawan ay binili na ng dugo ng Panginoon. Hindi na sa akin, kundi sa Panginoon. Mabuhay man ako o mamatay, ayon sa kanyang kalooban. Kung nabubuhay tayo sa Panginoon, tayo nabubuhay. Kung namamatay tayo sa Panginoon, tayo namamatay. Tayo'y sa Panginoon. Si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang makapaglingkod tayo sa Diyos. Ang mga ligtas ay nabubuhay at namamatay para sa Panginoon. Para dito, namatay siya para sa atin. Binigyan niya tayo ng buhay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Tinanggap natin ang buhay ng Panginoon, ang pag-ibig ng Panginoon, ang Espiritu Santo ng Panginoon. Kung ganoon, hindi ba natural lang na gawin din natin ang ginawa ng Panginoon? Siya'y nasa atin. Ano ang dapat nating gawin? Dapat nating paglingkuran ng Diyos. At ang mga naglilingkod sa Diyos ay kailangan ding maglingkod sa iba. Si Jesus ay naging alipin, ngunit ikaw, ayaw mo? Gusto ng mga tao na sila ang pinaglilingkuran. Kahit sa church. Dapat pagsilbihan nila ako. Dapat mong ibaba ang iyong sarili. Sinabi ni Apostol Pablo, ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Ibig sabihin, huwag hamakin ang iba, kundi itaas sila. Hindi dapat baliktad.
Baka itinataas mo ang iyong sarili at ikaw ay nagmamalaki. Hindi ganyan ang pag-iisip ng Panginoon. Buksan natin sa Hebreo chapter 9. Hebreo chapter 9 verse 14. Hebreo chapter 9 verse 14. Basahin po natin. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng walang hanggang spirito ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. Sa panahon ng lumang tipan, ang mga tupa, kambing at guya ay pinapatay at ang kanilang dugo ay ibinubuhos upang linisin ang marumi para makapaglingkod sa Diyos. Ito'y anino ni Jesus na siyang naglinis sa atin. Ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng walang hanggang spirito ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos. Ang kanyang sarili na walang dungis. Si Jesus ay banal, walang dungis. Ang dugo ni Kristo ay inialay sa Diyos. Ang dugo ng Panginoon ay ibinuhos para iligtas tayo. Maglilinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay. Maglilinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay. Bago ang kaligtasan, tayo ay patay sa mga pagsalangsang at mga kasalanan. Patay din ang ating budhi. Ngunit, nilinis niya ang ating budhi mula sa mga gawang patay. Walang makapaglilinis sa ating puso, liban sa dugo ni Jesus. Sa kayabang at pita ng laman, dugo ni Jesus ang panlunas ng kamti ng kapakumbabaan, dugo ni Jesus ang lunas. Ang dugo ng Panginoon ay may kapangyarihang linisin ang ating puso at gawa. Maglilinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. Ang dugo ng Panginoon ay hindi lamang nagligtas sa atin, kundi nililinis din. Nilinis din tayo upang makapaglingkod sa Diyos. Ang mga nilinis ng dugo ni Jesus ay dapat na maglingkod sa Diyos. Yan ang dahilan kung bakit iniligtas tayo. Ligtas ako, pero ayaw maglingkod sa Diyos? Ligtas, pero ayaw maglingkod sa Diyos? Pakiramdam ng mga magulang, pinagtataksilan sila kapag ang mga anak nila ay matitigas ang ulo. Kapag nakakakita ka ng mga anak na barumbado, dapat mong isipin kung ganyan ka din sa harap ng Diyos. Likas sa mga ligtas na ingatang malinis ang kanilang pag-iisip at buhay. Binabago tayo ng salita ng Diyos at Espiritu Santo sa araw-araw upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos. Ano ang gagawin natin sa langit? Doon, maglilingkod tayo sa Diyos magpakailanman. Yung masunuring buhay ay paglilingkod sa Diyos. Para dito, iniligtas tayo ng Diyos. Sa Roma 1:1, sinabi ni Pablo, si Pablo na alipin ni Jesucristo. Sa Galacia 1:10, ako ba'y naghahangad ngayon ng pagsang-ayon ng mga tao o ng Diyos? O sinisikap ko bang bigyang lugod ang mga tao? Kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. Ipinagmalaki ni Pablo na siya ay alipin ni Jesucristo. Nang panahong iyon, ang alipin ay pwedeng bilhin ng pera. Mga alipin sila. Sa tingin ko ito ay dulos sa Griego. Dulos, ibig sabihin ay alipin. Isang alipin ni Jesucristo, binili ni Jesus upang maging alipin niya. Hindi nakalimutan ni Pablo na siya ay alipin ni Jesucristo. Ako ba'y naghahangad ngayon ng pagsang-ayon ng mga tao o ng Diyos? Hindi tao ang binibigyan natin ng kasiyahan. Ang binibigyan natin ng kasiyahan ay Diyos. Kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. Kaya sa ikalawang Korinto 5:9,
Maging nasa tahanan man o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay bigyan siya ng kasiyahan. Hindi sa binibigyang lugod natin ang ating sarili. Si Jesus din ay hindi nagbigay lugod sa kanyang sarili. Palagi niyang binibigyang lugod ang Diyos. Ngayong ligtas na tayo, hindi tayo dapat nabubuhay para sa ating pansariling kasiyahan. Kundi paano ko mapapasaya ang Panginoon? Sinabi ni Apostol Pablo, dadakilain ko si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o kamatayan. Ibig sabihin, si Kristo lang ang gusto niyang parangalan. Dapat ay huwag nating kalimutan kahit sandali ang layunin ng ating kaligtasan. Sa unang Pedro 4:1, kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman, sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip. Si Jesus ay nagdusa sa laman para iligtas tayo. Sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip. Nabubuhay tayo ngayon upang magdusa para sa Panginoon. Sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip. Sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Ang isang taong nagdurusa para sa Panginoon ay nakakaiwas sa kasalanan. Sino ba ang nakakagawa ng kasalanan? Ang mga taong walang ginagawa. Paano makakagawa ng kasalanan ang isang taong nagsusumikap at nagdurusa para sa Panginoon? Kung ang isang tao ay namumuhay ng masigasig para sa Panginoon, maaari siyang mabuhay na hindi nakakagawa ng kasalanan. Sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan, upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masamang pagnanasa ng mga tao kundi sa kalooban ng Diyos. Hindi natin alam kung gaano pa karami ang natitira nating oras sa laman. Ngunit dapat tayong mamuhay sa natitirang oras ng ating laman para sa kalooban ng Diyos, hindi para sa pagnanasa ng tao. Natural lang ito. Sa Lucas 17, verse 7 hanggang 10, sinabi ni Jesus, sino sa inyo na mayroong aliping nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa, ang magsasabi sa kanya pagkagaling sa bukid, pumarito ka agad at maupo sa hapag kainan? Ibig sabihin, walang gumagawa ng ganon. Pag-upo ng Panginoon, hindi ba niya sasabihin, ipaghanda mo ako ng hapunan? Magbigkis ka at paglingkuran mo ako hanggang sa ako'y makakain at makainom, pagkatapos sa kakakumain. Ang aliping ito ay nagtrabaho buong araw. Nag-araro sa bukid, naghasik ng binhi, nag-alaga ng tupa para sa kanyang Panginoon. Pag-uwi niya, hindi man lamang siya makapagpahinga. Ang may-ari, hindi ito magsasabi yung Panginoon na maraming salamat sa iyong masipag na pagtatrabaho, umupo ka at kumain muna. Ang kanyang Panginoon ay uupo at magsasabi, asikasuhin mo muna ako habang ako'y kumakain at umiinom. At ako'y kakain at pagkatapos sa kakakumain. Anong sasabihin ng alipin? Aba, may-ari, masyado kang mahigpit sa akin. Alam mo ba kung gaano ako napagod? Hayaan mong kumain muna ako. Ganoon ba? Hindi. Ang mag-araro sa bukid, mag-alaga ng tupa, importante. Ngunit yun ay paggawa lamang sa gawain ng Panginoon. Ang Panginoon mismo ay kailangang paglingkuran sa bahay. Ganito ang paglilingkod sa Panginoon. Mayroong paggawa ng gawain ng Panginoon at mayroong paglilingkod sa Panginoon. Nangangaral man tayo ng Ebanghelyo o naglilingkod sa Iglesia, ito'y paggawa sa gawain ng Panginoon. Ito'y mahalaga. Ngunit ang pagpunta sa bahay at paglingkuran ng Panginoon ay mas mahalaga. Hindi ito dapat pabayaan. Ano ito? Ang paglilingkod sa Panginoon ay kapag Panginoon ang pinaka-pinahalagahan natin sa puso natin. Ito ang kalugod-lugod sa Panginoon. Sa Lucas 7, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na iniutos sa inyo, inyong sabihin, kami mga aliping walang kabuluhan, ginawa lamang namin ang aming katungkulan. Ang alipin ay walang dapat na ireklamo o ipagyabang. Ganito ang sinabi ni Jesus.
Sa ikalawang Korinto 4:5, sinabi ni Pablo, "Hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo bilang Panginoon, at kami ay inyong mga lingkod dahil kay Kristo." Sa mga taga-Korinto, hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi ipinapangaral namin ang Panginoon, at kami ay inyong mga lingkod dahil kay Kristo. Pumunta si Pablo sa Korinto at nangaral doon, at ang iglesia sa Korinto ay naitatag. Ngunit si Pablo ay hindi pinaglingkuran ng mga taga-Korinto. Siya'y binaliwala nila. Sinabi nila, hindi naman siya kabilang sa 12 apostol. Si Pablo ay nagsulat ng 14 na aklat sa Bagong Tipan. Mayroon bang kasing dakila ni Pablo? Ngunit, binaliwala siya ng mga taga-Korinto. Gayunman, hindi nabigo si Pablo. Kami ay inyong mga lingkod dahil kay Kristo. Naligtas ba ang mga apostol dahil hinugasan ni Jesus ang kanilang mga paa? Hindi. Nang mangyari yun, hindi pa sila ligtas. Kahit paan ni Judas Iscariote, hinugasan ni Jesus. Kaya walang saysay yung pangangatwiran ng mga taga-Korinto. Sa 1 Korinto 9:19, "Sapagkat bagaman malaya ako sa lahat ng mga tao, nagpaalipin ako sa lahat upang higit na marami ang aking mahikayat." Si Apostol Pablo ay isang tao na malaya sa lahat, ngunit sinabi niya, "Nagpaalipin ako sa lahat." Bilang isang alipin sa kanyang Panginoon. Bakit? Naging alipin siya upang makapagligtas ng ilan pang mga tao. Narinig ko sa ilang pastor sa Japan na napakahirap daw mag-evangelize ng mga tao doon. Kapag may mga pangyayari tulad ng COVID o lindol, ang mga foreigner ay bumabalik sa sarili nilang bansa, nagsisiuwian. Maraming tao ang umuwi sa sarili nilang bansa tuwing may mga nangyayaring sakuna. At may isang Hapon na nagsabi sa ating pastor, "Hindi ka ba uwi?" Ibig sabihin, bakit hindi siya umuwi sa sarili niyang bansa? "Ah, pumunta kami dito sa Japan upang mag-evangelize. Bakit kami uwi?" "Ganoon ba?" Maya-maya nagtanong ulit siya, "Uuwi ka na ba?" "Bakit ako uuwi? Pumunta kami dito upang mangaral ng Ebanghelyo. Ganoon ba? Sobrang kakaiba." Kaya naantig siya at ninais na malaman ng rason. Kaya nag-aral siya ng salita, nakinig at naligtas. Sinasabi na hindi mangyayari ang evangelism doon kung hindi nila ipapakita ang kanilang sarili bilang alipin. Kapag may isang tao sa Japan na dumarating, binabati nila. Maligayang pagdating, inihahatid sa upuan at kanilang pinaglilingkuran. Sinabi din ni Apostol Pablo, "Nagpaalipin ako sa lahat upang higit na marami ang aking mahikayat." Dapat kayong magkaroon ng ganitong pag-iisip. Kahit ang mga evangelist ay hindi makakapag-evangelize kung mayroon silang pag-uugali na gusto nilang sila'y paglingkuran. Sinasabi sa 2 Pedro chapter 2 verse 19, Ikalawang Pedro 2.19, "Sino man ay inaalipin ng anumang lumulupig sa kanila." Ang taong talo sa labanan ay nagiging alipin ng nanalo. Ang ating buhay pananampalataya ay labanan. Kailangan nating makipaglaban sa kasalanan. Kung tayo ay matatalo ng kasalanan, tayo ay magiging alipin ng kasalanan. Kung tayo ay natatalo ng Diablo, inaalipin tayo ng Diablo. Kayo'y binili sa halaga. Huwag kayong maging ang mga alipin ng mga tao. Dahil tayo ay binili sa isang malaking halaga. Maging alipin tayo ni Kristo, hindi alipin ng tao. Tayo ay hindi alipin ng sinuman. Tayo ay hindi alipin ng ating katawan. Kung mabubuhay tayo sa mga pagnanasa ng laman, tayo ay aalipinin ng laman. Kung hindi natin mapagtatagumpayan ang kasalanan, tayo ay aalipinin ng kasalanan. Ang talunan ay alipin ng nanalo.
Bigkasin natin, Roma 6:22. Subalit ngayong pinalaya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, tayo ay naging mga alipin ng katuwiran. Tayo ay dating alipin ng kasalanan, ngunit ngayon ay alipin ng Diyos at katuwiran. Sa Roma 12:11, bigkasin natin, huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalab sa Espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Dapat tayong maging masipag sa paglilingkod sa Panginoon. Ang alipin dapat masipag. Paano siya makapaglilingkod sa Panginoon kung palagi siyang tulog? Huwag maging tamad sa pagsisikap. Ibig sabihin, huwag maging tamad makipaglaban sa laman. Lupigin ito. Maging maalab sa Espiritu. Pareho lang ang ibig sabihin. Kung tayo ay masipag, hindi tayo tamad, kundi masigasig. Na naglilingkod sa Panginoon. Kailangan nating gumawa ng mabuti upang mapaglingkuran ang Panginoon. Huwag maging tamad. Ipinapangaral man natin ang Ebanghelyo o naglilingkod sa ating ministeryo, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na gaya ng sa Panginoon, hindi sa mga tao. Sa Kolosas 3:23, paglingkuran ninyo ang Panginoong Hesukristo. Anuman ang inyong ginagawa, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Gawin ninyo sa bahay, sa lugar ng trabaho, hindi naglilingkod kapag may nakatingin. Subalit, gaya ng sa Panginoon. Dahil yamang inyong nalalaman na sa Panginoon, tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana. Na mayroong puso na maglingkod sa Panginoon. Sa trabaho at sa iglesia, paglingkuran ninyo ang Panginoong Hesukristo. Buksan po natin sa Efeso, chapter 6. Efeso, chapter 6, verse 6 to 8. Babasahin ko po. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa ang kalooban ng Diyos mula sa puso. Naglilingkod na may mabuting kalooban na gaya ng paglilingkod sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang nalalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat tao, ito ay kanyang muling tatanggapin mula sa Panginoon, maging alipin o malaya. Dito, hindi ang paglilingkod sa paningin, kundi gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa ang kalooban ng Diyos mula sa puso, naglilingkod na may mabuting kalooban. Sabi rito, may mabuting kalooban, hindi napipilitan. Huwag gawin na napipilitan, gawin ng may kasiyahan. Kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, ginagawa natin ito na may kagalakan, di ba? Paglilinis man sa church o anuman ang ginagawa natin, Panginoon ang ating pinaglilingkuran. Tama. Gaya ng paglilingkod sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang nalalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat tao, ito ay kanyang tatanggapin mula sa Panginoon. Ang Panginoon ay magbibigay ng gantimpala ayon sa aking nagawa. Huwag nating kalimutan na tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Sinabi sa Roma 14:18, sapagkat ang naglilingkod ng ganito kay Kristo ay kalugod-lugod sa Diyos at tinatanggap ng mga tao. Ang Diyos ay nalulugod sa mga naglilingkod kay Kristo. Sa Roma 16:18, sapagkat ang mga gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin, kundi sa kanilang sariling tiyan. Ano ang kanilang pinaglilingkuran? Hindi ang Panginoon. Tiyan. Paano ako kakain at mabubuhay ng maayos? Sila ay natutulog at nagigising na ganito ang iniisip. Sila'y naglilingkod sa kanilang tiyan.
sarili ang kanilang pinaglilingkuran. Huwag nating gawin ito. Dapat nating paglingkuran si Kristo. Kumakain man tayo o umiinom, dapat gawin sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag gawin para sa pansariling kasiyahan. Sa Galatia 5:13, sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan, subalit wag lamang ninyong gagamitin ang inyong kalayaan bilang isang kadahilanan para sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maging alipin kayo ng isa't isa. Maging alipin ng isa't isa. Mayroon tayong kalayaan. Tayo ay malaya sa kasalanan at kautosan. Subalit, wag lamang ninyong gagamitin ang inyong kalayaan bilang isang kadahilanan para sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maging alipin kayo ng isa't isa. Ang pag-ibig ay paglilingkod sa isa't isa. Sa 1 Korinto 16:15, ang sambahayan ni Stephanas ang mga unang bunga ng Akaya at kanilang itinalaga ang kanilang sarili sa paglilingkod sa mga banal. Nung ako'y nasa ibang bansa, bumisita ako sa isang bahay, nakita ko ang isang malaking pangungusap na nakalagay sa refrigerator, pamilyang desididong maglingkod kay Kristo. Ang pamilyang yon ay talagang naglilingkod kay Kristo. Tuwing may pumupuntang mga kapatid doon, naghahanda sila ng pagkain, inaasikaso sila at iniyahain ito. Kaya, nang makita ko, pamilyang desididong maglingkod kay Kristo, naisip ko maganda ito. Pamilyang desididong maglingkod kay Kristo. Maganda ito. Anong ganda? Kanilang isinasabuhay. Tinanong ko sila, ginagawa pa rin ba ninyo ito? Sabi nila, opo, ginagawa pa rin namin. Tumingin tayo sa isa pang talata. Malakias chapter 3. Malakias chapter 3 verse 17. Mula verse 17, basahin ko po. Sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Isang natatanging kayamanan sa araw na ako'y kumilos. Kaawaan ko sila na gaya ng isang tao na naaawa sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. At minsan pa ay makikilala ninyo ang pagkakaiba ng taong matuwid at ng masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa kanya. Sa talatang ito, itinuturing ng Diyos ang ilang kapatid na natatanging kayamanan. Natatanging kayamanan sa araw na ako'y kumilos. Natural sa mga tao na maglaan ng higit pa para sa mga anak na naglilingkod ng mabuti sa magulang. Kaawaan ko sila na gaya ng isang tao na naawa sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. Iniingatan ng Diyos ang mga naglilingkod sa kanya. Kung ako'y maglilingkod sa Panginoon, ang Panginoon ang siyang tutulong at mag-iingat sa akin. At minsan pa ay makikilala ninyo ang pagkakaiba ng taong matuwid at ng masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa kanya. May pagkakaiba. Ang taong naglilingkod sa Diyos sa taong hindi naglilingkod sa kanya. Ang taong naglilingkod sa Diyos ay matuwid. Ang hindi naglilingkod sa Diyos ay masama. Mga kapatid, ano ang dapat ninyong gawin? Kahit na napag-aaralan natin ang mga salitang ito, sinasabi ng iba, mamumuhay ako ayon sa gusto ko. Ano daw? Kristiyanong namumuhay ayon sa gusto nila? Saan mo yan natutunan? Ang mga Kristiyano ay dapat mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Mabuhay man sila o mamatay, dapat nating bigyan lugod ng Panginoon. Kung ang isang taong ligtas ay walang pagnanais na maglingkod sa Panginoon at namumuhay lamang ayon sa kanyang sariling kagustuhan, siya ay kinikilala bilang masamang tao sa Biblia. At minsan pa ay makikilala ninyo ang pagkakaiba ng taong matuwid at ng masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Dahil sa ating kaluluwa at katawan ay binili na ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang dugo, hindi na tayo dapat mabuhay para sa ating sarili, kundi para sa Panginoon na sa atin ay nagligtas.
Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo'y namamatay. Lahat ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Huwag nating kalimutan na tayo ay alipin ni Kristo. Pinagmamasdan ng Diyos ang ating buong buhay. Kung naglilingkod tayo sa Panginoon, sabi ng Biblia, pararangalan tayo ng Ama. Huwag nating kalimutan kung bakit tayo iniligtas ng Diyos. Gaano ba kahalaga ang ipinambayad ng Diyos upang iligtas tayo? Gaano ba karaming pagmamahal ang ipinakita niya sa atin? Dapat tayong mabuhay sa isang buhay na kalugod-lugod sa Panginoon at buhay na naglilingkod sa Kanya. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Diyos Ama, ang Panginoon ay nahabag sa amin na lumayo sa Diyos at lumakad sa kasalanan. Ngunit kami na mga kaaway ng Diyos ay iniligtas sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Jesus. Ang aming katawan at kaluluwa ay pag-aari na ngayon ng Panginoon. Ngayon sa aming nalalabing buhay, pamunuan niyo po kami upang kami huwag nang mabuhay pa para sa aming sarili. Sa halip ay paglingkuran ng Panginoon na sa amin ay nagliligtas. Panginoon, ang mundong ito ay lalo pang sumasama. Hindi kami mabubuhay nang wala ang tulong at pag-iingat ng Diyos. Panginoon, alalayan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong biyaya, salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Gabayan upang huwag kaming matangay na mga walang kabuluhang bagay ng mundo, kundi mabuhay lamang para sa kalooban at kalawalhatian ng Diyos. Ingatan niyo po kami upang mapaglingkuran namin ng Diyos sa aming natitirang buhay. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.